Ayan, isa na naman pong napakagandang umaga at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kasanay. Ngayon po ay medyo patapos na po ang ating pinagsanayang bahay. At mayroon pa po tayo dito sa maibabahagi sa inyong mga kasanay na isa pang pinagsanayan natin. Pali ito po, yan po, gate po yan. Ayan. Kung titingnan nyo lang po buo, pero limang hati po yan. Almost 6 meters po ang haba niya, so limang hati. Kunan po natin ng malayo, mga kasanay. Gumawa po ako ng ano, bali isang napakahabang lamesa na bali naka-level po yan. Both side po naka-level para yung ating gagawing gate ay dun po natin isa ipapatong. Hindi na po natin kailangan pang mag-silip-silip pa kung pilipit po siya o hindi. Kasi hindi po maganda ang yari ng gate pagka hindi po maayos ang pagkakalatag kasi gumagawa, nagiging pilipit po. Hindi nagtatama yung bawataas ng ating ginagawang gate. So, ang ginawa po natin ay gumawa po tayo ng malaking lamesa. Ganyan po yung sistema ko sa paggawa. Ewan ko lang po yung sa kapwa natin mga kasanay na gumagawa rin ng gate. Kung hindi nyo pa po ito nasubukan, pwede nyo po subukan yung ganitong sistema ng paggawa. Gagawa po tayo na parang isang lamesang mahaba. Para lang po sigurado hindi tayo mamimilipit sa ating gate. So, ayun po. Ibabahagi ko po sa inyo kung paano po ang ginawa o paanong bubuhin. Bali, ito po yung pinaghatian. Yan yung unang span. Apat na cell po yan, pare-parehas hanggang doon. Yung lima po, yung panlima niya, siya po yung service gate. Nandito po sa bandang gita. Ayan po. Kung titingnan nyo maliit yung pagitan, ayun po yung umpisa. Ayun yung pagitan. Bali po kaya po may naputol dyan, lalagyan po yan ng design natin na nara. Bali doorknob po ang ilalagay dyan kasi hindi naman po kailangan ng security dito sa gate kasi ang gusto ng may-ari ang security niya ay doon na po sa kabahayan. Okay lang daw po kung sakaling may mga batang malikot nakapasok hanggang garahe lang daw po. So yun lang po ang kaya may ganyan po yan. So balik po tayo sa pagsasanay mga kasanay. Boss! Balikan po muna natin itong mga pagsasanay natin. At medyo gumawa na ang ating kasanay na si Raul. Pakinggan muna natin to kasanay na Raul yung ating ibabagi sa kanila. Bali ito po, inukit ko na po yung paglalagyan ng pillow block. Pillow block po yung gagamitin naman natin na bisagra. Ayan po. Pillow block po yan. Yan. Pillow block po ang gagamitin natin. So inukit na po namin sa 2x4 na frame, balihin natin. Nilagyan po natin ng ano, matibay na bakal. Yung 1/4 po na ano na angle bar. 1/4 po yung thick niya para po makapal po siya at para pag i-welding po itong yung ating shafting ng ating pillow block. Pag ganito po. Bali pag i-welding po yan diyan maging matibay. Yan po. Yung shafting po nabibili naman po kung wala sa supply ng pillow block. Sabi, nagbilan nyo ng pillow block. Marami naman po mga hardwares na available po yung shafting sa kanila, pati po pagputol. Medyo may kamahalan lang po kasi pinapaputol na po natin yan ng mano-mano ng dimaki ng lagari sa kanila para po maganda ang pagiging pag-iskwala, para po pag-inan nyo natin ilapat na lapat. Yan po. Yan lang po. Bali, doon naman po sa limang hati natin, meron tayong anim na cylindrical. Ito po yung cylindrical hinges naman natin. Yung cylindrical hinges natin mga kasanay, bali, dyan po yan ilulugar. Yan, ilulugar po natin dito yan. Yan. Sa mga gumagamit na po ng cylindrical hinges, alam na po nila kung paano yan ilapat. Siguraduhin lang po natin na magkakontra po yung ating cylindrical. Isang nakatihaya at isang nakataob. Para po hindi siya matatanggal sakaling may gustong tumanggal o kung ano man kasi gate po nga po. Pero kahit di na po maging tatlo madami yan, basta po magka baliktad safe na po yan kung may gusto nyo pong safe yung gate nyo. So ayan po mga kasanay, yun lang po. Yun lang po muna ang mababahagi ko dito pagdating sa gate. At naipakita ko naman po sa inyo kung paano. Ito po, bali pala dito, itong yung ating pillow block. Bali, we-welding pa po natin yan dito.
Kailangan po, lutong-luto ang pagkaka-welding. Sa mataas po na amperahe dapat para medyo masunog ng gusto yung ating bakal. At habang wini-welding po, sana ay kumare. Maingatan na masira yung ating goma ron, yung selyo. Yan, may selyo pong goma. Para po, ano, kada po mawi-welding, kumare po eh, bumbahan ng tubig. Para po, para sa akin po karanasan, binubomba ko po ng tubig para hindi po mag-init ng gusto. Hindi po binibigla ang pag-welding, hindi po isahang welding. Balik-balikan lang po natin. Yan lamang po mga kasanay at yan lamang po. Ayan po yung ating kasanay na Raul at yung ating nakatulong sa pagsasanay dito sa gate na ito. Ayan po. Ayan. Yung bali magkaharap po nilagay namin yung ano, yung angle bar. So maganda po pagkaka-welding yan dapat. Tapos yung pagitan, build up na lang po ng part din po nung ating angle bar para po magkasing kapal. Yun lamang po, ano pa, buwang mababahagi natin. Kasanay na Raul, mukhang wala na po. Naibigay naman natin ng ano, ang ating kaalamang sa ating pagsasanay sa araw na ito. Yun po, ayan. Diretso po yan, habang haba yan. Lamang po muna mga kasanay at pansamantala po. Paalam.